Na-intriga at Nabagabag sa viral video kung saan bigla na lang sumulpot ang isang bata sa may slide sa isang swimming pool, gayong bawal doon ang mga bata. Ngayong gabi, ang misteryo ating lulutasin. Sing-init ng tag-araw na pinag-usapan sa linggong ito ang videong ito. Nung habang nagpapadula sa slide ng isang resort ang babaeng ito, diumano, may nakot on camera? Nakakatakot naman dyan. Kitang-kita yung dalawang paa niya kasabay ng babae sa pagbagsak sa pool. Paano raw kasi magkakaroon ng bata sa slide? Gayong may nakapaskil malapit dito na bawal ang bata. Pero meron namang iba na nagsasabi na ang na-videohan, peke. Kalokohan, dapat nag-video kayo nang nasa taas pa yung babae. Yeah, binuhit naman na fake. Obvious naman na may bata talaga nakasabay. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng diumano’y bata sa pool slide? Nagkayayaan nitong Maywan ang magbabarkadang ito para mag-swimming. Masaya ako, magkakasama-sama ulit kami para mag-banding. Sabi ko, mag-slide kami, akyat kami sa taas. Pero kapag wala na pong tao, kasi nga marami kaming kasunod or maraming nauna sa amin. Natataasan po ako sa slide, kaya nagpapaiwan po ako sa kanila dun sa baba. Kung maghawak ng camera, gusto namin, pagbaba namin, ikaw yung mag-video. Magkadikit talaga kami. Tapos pagdating sa pinakahuling paikot, parang may tumulak sa akin. Ang bilis ng bulusok ko dun sa tubig. Naiwan po siya dun sa taas. Nagulat ako, bakit na-line na ng agwat namin? At nung chinek nila ang kanilang na-videohan. Oh my God! Kasi parang may napansin ako sa legs niya. Nung in-stop ko, sabi ko sa kanya, apat yung paa mo. Doon ako nagulat. Oo nga. Apat nga talaga yung paa mo. Sino yung parang batang lalaki? Natakot po ako kasi may sinyalis daw po yun eh. Either hindi po ako mapahamak, either isa po sa amin. Bakit sa akin at bakit ano bang sadya sa akin nung bata na yun? Sa pool. Tinawag ko po yung staff. Nung nakita niya, nagulat siya. Hala, kinikilabutan ako. Sabi niya, ngayon ako nakakita ng ganyan. Ayon naman sa mga residente malapit sa resort. Narinig ko minalunod na bata. Kasi meron akong binomba ko yung gusto ko ligtas. Bata, doon mismo sa sliding, namatay eh. Try at me upload. Kung ano masasabi ng mga makakita. Pero ang pamunuan ng resort nitong Martes ng gabi, naglabas ng kopya nila ng CCTV. This is the truth. Don't be a victim of fake news. Dito makikita na habang masayang nagsuswimming ang tatlo, maya-maya lang tumayo ang dalawang babae papunta sa slide habang naiwan naman ang isang babae na parang may hawak na cellphone at parang naghihintay sa ibaba ng slide. Ilang minuto lang ang lumipas, makikitang may babaeng nagpadulas. Sumunod na rin ang isa pang babae at isang batang lalaki. Pagbagsak ng dalawa, lumayo agad ang batang lalaki sa babae. Ipinakita ito ng aming team sa magbabarkada. Ang sa akin kasi mas pinapaniwalaan ko yung nakuhanan ko. Para may pagkakaiba din. Nagulat din po ako kasi wala po talaga akong nakitang bata. Tsaka bakit po nakadapa yung bata dun sa video na nakuhanan namin? Sa CCTV, parang panindang. Hindi po kaya pwedeng sa maraming beses kami nag-slide, baka dun yung ibang slide namin yung nakuhanan nila. Nakakapagtaka po talaga. Kasi nga po yung sa video pinakita niya, talagang ang laki po ng difference nila. Susunod, sinubukan ng aming team na kuna ng pahayag ang resort. Sino ba ang amo? Nandyan ba siya? At may nakakakilala raw sa batang na videohan sa slide. Pakilala ko po yung bata pong nasa likod ng babae. Kasi meron akong binomba ko yung gusto ko ligtas. Doon mismo sa sliding, namatay eh. Multo?
ang katotohanan sa pinag-uusapang viral video na nagpatindig balahibo sa marami. Naniniwala po ako sa na-videohan ko. Susunod na! Ang magbabarkadang ito may na-caught on cam daw habang nag-i-slide na bata. Kahit bawal doon ang bata. Yung bandang paa niya, nakita ko parang tumaba. Ang pamunuan ng resort agad namang naglabas ng CCTV footage para pabulaanan ito. Dito makikita ang isang bata nga na kasabay nila na nag-slide. Sinubukan naming kunan ang pahayag ang resort pero mas minarapat nilang magbigay ng statement. Nais naming makilala bilang lugar ng kasiyahan, hindi bilang resort ng kababalaghan. Malinaw sa aming CCTV footage na walang katotohanan ang viral video. Maging responsable at mapanuri sana tayong lahat sa paggamit ng social media. Ang diumano bata sa video, natuntun din ang aming team. Napanood ko po yung CCTV. Kakilala ko po yung bata pong nasa likod ng babae. Kakilala ko po yung kasi kapatid ko po yun. Si Nikno, ang kanyang kwento. Kaya nag-streaming kami kasi birthday ng mama ko niya. Kasi sabi ko kay ate yun, ay ate ako muna mauna. Hindi ko alam eh, kasabay pala akong babae mo. Hindi niya ako nakita, hindi ako nakasorry. Ayun ako yun oh. Saka tumatalon-talon ang pupunta dyan no, so may pabilo. Ate, buhay po ako, hindi ako patay. Naniniwala po ako sa kung ano yung na-videohan ko. Kasi po, nandun po ako harap-harapan, wala po akong nakitang bata talaga nakadikit niya. Pakiusap din nila. So, namabash niya sa akin na sinasabi na ano, ginagamit ko yung... Hindi ko naman gusto na sumikat. Doon kami mas maniniwala sa nasaksiyan namin. Sa panahon ngayon, sa mga lumalabas sa social media, maging mapanuri, alamin kung ano talaga ang totoo at ano ang peke. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.